Halina't samahan niyo ako pasukin ang napakakulay na mundo ng cosplay dito sa Japan. Nandito tayo ngayon sa Comic-Con 2024, isa sa pinakamalaking pop culture event dito sa Tokyo. At ngayon is ginaganap dito sa Tokyo Big Sight Odaiba. Ang Comic-Con or Comic Market ay isang event kung saan nagsama-sama ang mga fan ng anime, manga at games para ipagdiwang ang kanilang paboritong mga karakter at series. At ilan lang yan sa makikita nyo dito sa video na to. And I'm your host James and this is Tokyo Talks. At dito pa lang sa station, pagkababa ko ng train is makita na natin yung dagsa talaga ng mga tao. Hapon na nga ako pumunta para hindi ko makasabayan yung talagang sobrang daming tao dito. At ayan, sa sobrang init, meron silang binigay na ganito na kung saan lumalamig to kapag hinampas-ampas mo. At eto, nakapasok na nga tayo sa loob. Meron tayong mapapansin dyan ng mga cone kung saan na pwede lang tayong maglakad. So, sa ngayon, makita natin na nakatayo dyan yung mga cosplayer at merong mga tao na nakapila para sa mga tao na gustong magpa-picture sa kanila or picturean sila. So, yan ang sinatsaga ng mga tao na gustong picturean yung mga nagko-cosplay dito kasi talagang babad sila sa araw. Ganon din yung mga nagko-cosplay kaya talagang sobrang hanga ako sa kanila kasi tinitiis nila yan. At summer nga kasi ngayon dito sa Japan kaya talaga namang sobrang init. So meron tayo mapapansin na pagkakaparehas ng mga costume dito ng mga cosplayer. So feeling ko kasi summer ngayon, so yung mga kinosplay nila or pinotrain nila ngayong araw na to is yung mga summer special or summer edition costume ng mga character. At ngayon yung binabaybay natin na way is papunta dun sa loob. So sisilipin muna natin sa loob, then lalabas tayo dito mamaya para makuhaan natin sila ng nakaharap naman dahil sa anggulo natin ngayon is lahat sila nakatalikod lang. At talaga namang sobrang tahimik na mga Japanese. Kahit ganito ka nakarami yung tao, halos wala kang maririnig na nag-iingay. At papatayin kayo music, pakinggan nyo kung gaano lang sila katahimik habang nagpipicture. So nandito na nga tayo sa loob ng mismong event hall, no? At hindi ko alam kung saan talaga ako pupunta dahil talagang nagkakagulo yung mga tao. And lagi sila nag-a-assist kung saan ka lang pwede maglakad. And hindi ko nga alam kung saan talaga ako pupunta. So pakita ko lang sa inyo yung mga tao dito. Makikita nyo isang malaking building siya. At syempre katulad ng mga event dyan sa atin sa Pinas, may mga booth ka makikita. So ang hinahanap natin is yung mga nagko-cosplay para meron tayo makausap. Kaya ngayon is babalik ulit tayo doon sa labas at susubukan nating malapitan yung ilan sa mga cosplayer na nakita natin kanina para magkaroon din tayo ng kuha sa kanila ng malapitan at nakaharap sila. So try ko rin makipag-usap sa kanila pero sa sitwasyon ngayon is feeling ko medyo imposible na maka-interview ako doon dahil sa sobrang haba ng mga pila ng bawat cosplayer. So medyo matagal-tagal ako nag-ikot at natsambahan ko to si ate dahil kapipwesto niya lang so wala pang pila, pangatlo lang ako pero sa likod ko is bigla na humaba yung pila niya. At meron silang parang general rule dito na meron ka lang 30 seconds para picturean or videoan yung cosplayer. Doga, dai jubu desu ka? Doga, hi. 1, 2, 3.
Ay, gano'n ko tayo mga. At sa aking paglalakad is nakakita tayo ng anghel dito. Ayan, bagay na bagay sa kanya yung pakpak niya. Saktuhan lang yung size. So yun, sa kanya sobrang haba ng pila at nagkataon na ito na tsamba ang ulit na bagong pwesto lang si ate. Kasi minsan nagre-rest sila dun sa loob dahil nga sobrang init. At paglabas nila, syempre wala pang pila dyan. And yun, ang hinahanap ko at sinaktuhan ko. So yan, pumila na nga tayo dito. At next na nga tayo dito kay kuya. So napansin ko lang bawat shot niya is magaganda naman talaga. At talagang focus lang siya sa goal niya. So waiting lang tayo dito habang meron pang picture. At ito na nga yung kuha natin. At dahil sobrang init doon sa may spot na yon, nakita nyo naman yung dami ng tao. So pumunta ako dito sa may side at meron mga ilang-ilan na cosplayer dito na nakapwesto. Kaya dito naman tayo nakapila ngayon. So picturean lang muna natin siya. Ay, ay, ito nga. Doga, dahil ka? So tinanong ko lang kung pwede naman ang video. YouTube? あ、一応あります。はい。え、このキャラクターって名前なんですか？ジュリです。ジュリですか？ハンジュリです。はい。ありがとうございます。So nandito tayo ngayon sa labas kasama ang kakatamba yung mga cosplayer na makikita natin. So kuhaan natin sila. At mula dito ay ipapakita ko naman sa inyo yung ilan sa mga clip na nakuha ko mula lang sa may gilid dahil hindi na ako pumila para kuhaan sila. At hindi pa dito natatapos yung video natin, kaya ipagpatuloy mo lang yung panonood. And kung nagustuhan mo naman yung mga content na ginagawa ko tungkol dito sa Japan, baka naman pwede mong pindutin yung subscribe button para sa akin. Anytime, pwede mo naman bawiin yan kung ayaw mo na yung mga content na ginagawa ko. Pero kung ngayon na-enjoy mo to, is i-click mo na yan and huwag niyo kalimutang i-like yung video na to. So pakita ko lang sa inyo yung haba ng pila sa bawat cosplayer na nakita natin kanina. So ayan ang mga pila nila dito naman is meron pa talagang taga timer for 30 seconds lang ka makakapag-picture dito sa kanya. Ito naman ganitong klase ng costume is dalawa lang silang nakita ko yung ganito talaga na medyo malaki dahil nga gawa siguro na mainit ang panahon ngayon kaya puro naka summer outfit sila. Ito pa yung isa talaga namang napakaraming nagpipicture sa kanya. Hindi ko sure kung sikat siya dahil hindi ko naman kilala pero feeling ko is sikat na cosplayer to. Kaya grabe nagkakagulo yung mga photographer sa harap niya. At dito is hindi na one by one yung nagpipicture, sabay-sabay na set na siya ng group. Then 30 seconds then palit ulit ng group na magpipicture sa kanya. And meron pa tayong isang nakita na feeling ko sikat rin na cosplayer na nakaikot lahat ng photographer. Ganun rin, narinig ko meron nagsasalita sa gilid na parang certain minutes lang siyang tatayo dyan. Then aalis na rin kagad siya. Ayan, so sobrang daming hole niyan, paikot dito. Ta, susubukan natin silipin lahat. Hindi ka rin talaga maliligaw kasi meron mga harang dito. So parang matutulayan mo lahat ng mga pwede mapuntahan dito. Parang yun yung pinaka-path mo. Hindi ka maliligaw kasi susundan mo lang kung saan naglalakad yung mga tao pala. So nandito tayo sa may sunod na hall. Ganun pa rin yung sitwasyon. Siyempre, sobrang daming tao kahit napakainit. So yun, nag-iisa dito si ate. At parang meron lang siyang pinopromote na isang anime. So hindi na kasi ako updated pagdating sa mga anime ngayon. Wala na akong time makanood. Pero yun, ikot pa tayo kung ano mga pwede natin makita dito. Pinagkukumpulan dito. At itong cosplayer naman na to is nakita ko na parang AI siya gumalaw. So feeling ko is game naman itong pinopromote nila. Hindi ko sure. Nawala kasi ako nung map pero bawat hall kasi is iba-iba siya. So dito feeling ko is puro game naman ang pinopromote nila. Kung alam mo, i-comment mo dyan sa baba. At sa aking pag-iikot dito is napansin ko na talagang maraming tao dito ang pinunta nila is para mag-shopping. So
Meron kasi siguro mga items na dito mo lang mabibili or on sale kapag dito ka bumili sa mismong event. Ganon din naman sa Philippines. So nung nasa Pinas kasi ako, 12 years ago, nagko-cosplay din ako nung college days ko dyan. Share ko lang naman. Kaya makapunta sa ganitong klaseng cosplay event dito sa Japan is pinangarap ko noon 12 years ago. Kaya hindi ko ma-imagine yung sarili ko noon, nung 12 years ago, no, kung ano yung magiging saya niya kapag napunta siya dito. Kasi sa panahon ngayon, wala na dito masyado yung focus ko sa pagko-cosplay. So na-enjoy ko naman, pero hindi kasing saya kung yung dating ako ang nakapunta dito. Siguro maghahanap pa tayo ng ibang mga event na talaga mas malaya tayo makapagpa-picture, makapag-interview ng ibang mga cosplayers. At dito ko na siguro tatapusin tong video na to. Sana na-enjoy nyo siya. And ulitin ko lang, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and hit yung like button para sa akin. At syempre, para mas ganahan tayo gumawa ng marami pang content tungkol dito sa Japan. And kung meron kayo ba mga recommendation, i-comment nyo lang dyan sa baba. Thank you for watching.